Sigurado po kayo, okay lang talaga kayo, tita? Ilang lang po kasi kayong nawala, tapos nasa ospital na kayo ngayon. Wala po nangyari sa inyo, di ba? Okay lang si Tita Sawol. Huwag kayong mag-alala. Dapat talaga ako ng pakatatag Sawol. Hindi ba magkaibigan kayo ni May? Para sa kapatid ko, huwag kang susuko. Alam kong malalagpasan mo to. Oo. Kaya ko to. Paolo, late na, umuwi ka na. Kaya ko naman eh. Isama mo na ang mga bata sa'yo. Babantayin ka namin ni Carlo buong gabi. Umuwi na po kaya, Lola. Ano? Ano naman magagawa niyo dito? Baka lalong hindi makapagpahinga si Saul. Umuwi na kayo. Pakainin niyo yung gabing para sa akin. Busy ako kaya dito sila napakain. Malamang gutom na sila. Anong kuting? Yun bang nandun sa parte? Hindi niyo alam? Sobrang gusto kaya ni Tita ang mga kutin. Tumawa pa nga siya ng bahay nila para hindi sila lamigin narulo sa gabi. Siya ang mama ng mga kutin. Oo nga. Pwede bang iuwi na natin si Sawol kapag na-discharge siya? Naghahanap ako ng husto. Paano kung may mangyari sa kanya at wala siyang kasama? Mapapaliwa ko pag nangyari yun. Salamat, honey. Huwag mong sabihin niya. Normal lang para sa Lina na alagaan ang anak niya. Kaya lang, makaagawin siya sa akin ni Daisy. Honey, si Sawol, anak ko siya, di ba? Ano. Anak ko siya. Huwag kang mag-alala. Papa, Mama, nangako ako magpapakatatag ako. Dahil sa nangyari na wala tuloy sa isip ko, na nandito kayo sa tabi ko. Pangako ko, gagawin ko ang lahat. Para hindi na kayo masaktan. Nakakonfront siya ngayon. Pero wala lang sa'yo yun. Ang papa at mama mo, nasa ospital sila. Hindi naman daw siya malala. At nakausap ko na si mama kanina. Talaga? Okay. Pwede ba tayo mag-ampun ng kuting? Kuting? Ah, hindi mo ba alam na ayaw ko nun? Ayaw mo ng kuting? Hindi ba ikaw ang gumawa ng bahay ni Dilly? Wala akong sinabing ganun. Ikaw lang ang nag-isip na ginawa ko yun. Pero hindi mo ikinaila. Kahit na tinawag pa kitang mama ni Dilly. Isipin mo. Maganda nga yun kasi nagkatuloyan tayong dalawa ng dahil doon, hindi ba? Paolo? Kasi, imbes na kuting ang umpunin natin, magbibig na lang tayo. Wala ka doon nararamdaman pag nakikita mo ang mga pamangkin mo. Ano? Gusto ko nang magkaroon tayong dalawa ng cute na baby. Ayaw mo ba nun? Kasi Papa, sigurado akong gusto na niya magkaapo. Pagkasawa mo? Bakit hindi tayo uminom ng wine? Marami pa akong kailangan gawin. Doon ako sa kapila. Magtatrabaho ako. Patulog ka na, Jessa.
investigahin ko pa lalo ang kaso ng kapatid ko. Ang kaso ni May? Siya na asal na mag-investigador? Isuwag mo na itong damit ko. Ayos lang yun. Di tama ang ginawa ni Mama. Kaya hindi ko siya basta hayaan. Paprotektahan ko kayo, Papa. Tulad ng lagi niyong ginagawa sa akin. Huwag mong kakalimutan ang araw na ito. Ang mga ganitong pangyayari, mas magpapalaka sa'yo. Kaya natin ito. Basta magdudulungan tayo. Tatanggahan ko na. Papa, magpakatatag po kayo. Nandito ako para magpasalamat sa lahat ng sumuporta sa akin. Mula ngayon, lahat ng magiging gastusin ng Bogey Group, ipapakita namin para alam. May gusto bang tumutol sa inyo? Si Miguel Gang, tumututol sa pagiging chairman niya. Kayong lahat, niloloko lang kayo ng babaeng ito. Daisy Shin, at tinatawag ding Heather Shin, nagpanggap siyang isang art dealer mula sa States at ang loko siya para makuha niya ang funds ng Bogium Group. Dahil sa ginawa niya, nangangalig tuloy na bumagsak ang kumpanya. Mr. Cat, meron ka bang mga ebidensya na magpapatuloy ng sinasabi mo? Meron. Paghintay ka lang at titipunin doon lahat ng matitibay na ebidensya laban sa'yo, hinding-hindi ka na makakapasok pa sa kumpanya kahit kailan. Manluloko ba at mapagpanggap? Kahit sino, pwede silang magbintang sa kapwa. Kung nakakasiguro ka, sige, patunayan mo sa akin. Kaya lang, kung wala kang maipakitang ebidensya sa akin, ihanda mo ang sarili mo na mapalabas ng mga gwardiya. Saul, dito ka muna sa amin ngayon. Sa library, hindi na ako matutunan. Sabi kayo, para hindi kami nagdahalan, ha? Sawol Kyung, dito muna sa bahay natin si Sawol. Ikaw na lang magsabi nun kay Paolo. Sinasabi niya bang babalik dito si Sawol? O gusto niya lang akong paalisin sa bahay? Isang kalokohan na bumalik siya sa atin! Ano? Bakit naman? Ano naman ang problema ko nandito si Sawol? Bakit napakamakasarili ninyo? Paano na si Mama? Talagang pinaglalantaran niyo pa siya kay Mama? Nagkaroon ng anak ang best friend at ang asawa niya. Kaya anak siya ng kaaway ni Mama. Napakabastos mo, Jessa. Tumigil ka! Dahil nakita niyo na ang anak niyo,
niyo, tuloy ngayon ang pakikita mo niyo sa ampun niyo. O sige. Tutal, hindi niyo rin totoong manugang si Paolo. Aalis na lang kami dito. Jessa, bakit dinadamay ng pati si Paolo sa pagiging hindi totoo? Wala naman siyang ginawang kasalanan. Hindi katulad mo. Gusto niyo na papa at mama. Si Paolo. Ano? Papa? Mama? Ang bilis mo namang mag-adjust. Magkatapos mong sirain ang pamilya ni Jeremy, ang bilis mong tawagin papa si papa? At saka, sino ka para pagsabihin ako tungkol sa asawa ko, ha? Jessa, ba't nagkakaganyan ka? Tumigil ka na. Sumusobra ka na. Mag-usap nga tayo. Halika. Mama, bakit po ba? Alam ko na hindi ka komportable dahil ang anak ni Roman si Sawon. Pero ang ganitong problema, kami na ng papa mo, bahala mag-desisyon doon. Bakit, Mama? Komportable ka ba sa ganun? Kasi po, bakit parang ako lang sa atin ang nahihirapang tanggapin ang totoo? Hindi rin ako komportable. Kaya lang, mas gusto kong nandito si Sawon sa atin. 17 taon ko siyang inalagaan at hindi yun basta mawawala ng isang iglat lang. Sobrang nakaka-touch naman. Alam ko natutuwa kayo kay Sawon. Pero ang hirap tanggapin na mas pili niyo pa siya kesa sa akin. Kahit pa paano may halaga pa ako sa inyo? O tinuturing niyo lang akong ampon? Tinuturing niyong anak si Sawon, kaya bakit hindi rin ganun ang turing niyo sa akin? Sinusobra ka na talaga, Jessa. Kung hindi ka komportable kay Sawon, hindi ko kayo pipigilan ni Paolo na umalis dito sa bahay. Yan ang nararamdaman niyo sa akin. Sige po. Gagawin ko ang gusto nila. Sandali. Yung pink mo nga ba ng bag? Naniligala ko sa'yo yung birthday mo. Bakit hindi mo nga pala yung ginagamit? Gustong-gusto mo yung bag na yun. At nahirapan akong magmili yun. Bakit bigla niyo natanong sa akin yung bag? Hinayang ba kayo na pinila niyo ako nun? Ang tanong ko, bakit hindi mo na yung ginagamit? Naiwan ko yung sa bahay ng biyanan ko! Talaga? Kung naiwan mo sa biyanan mo ang bag mo, ano nang ginagawa nun sa harapan ng gate natin? Anong sabi niyo? Jessa? Kasi walinan lang na nilaiwan mo doon? Bakit kailangan mo magsinungaling sa bagay na ito? Bakit? Meron ka ba tinatago sa amin? Wala. Wala pa akong tinatago. Hindi sa akin yan. Sigurado hindi lang ako may ganyang bag. Iniwan ko yan sa kabila. Kaya imposible po na yan ang bag ko. Tatapon ko na po ito. Ako magsilisan mo. Hindi yun doon sa floor na ginawa ni Sawon, kundi ni Jessa. Sa namin ni Miguel ka. Manatulak niya nga si Isa. Pero sinabi niya kasalanan ni Jessa ang lahat ng yun. Kaya nahulog siya. Papa, totoo po bang binago talaga ni Jessa ang plano? May nakapagsabi kasi sa amin. Noong panahon yun, natutuwa ang chairman ng music ni Sawon. Kaya hinayaan ni si Sawon na mag-design at mag-operate sa site. Pero posibleng gusto ni Jessa ang project. Kaya binago niya ang disenyo. At ipinakita niya yun sa akin. Pagkatapos, binanggihan ko kasi may issue sa kaligtasan. Hindi kaya, binago niya talaga yun. Pwede ko bang makita yung original design plan? Pero sige, hahanapin ko muna sa ang totoo, yung napahamak sa aksidente niyo. Walang iba, kundi ang anak kong si May. Pero, anak niyo siya.
sa sitwasyon ko na naniniwan ko siya sa ampunan. Masabay niyang lumaki. Sinasawal ang Jess at ang parang anak ko na rin si Sawal. Kaya nalulungkot ako na siya ang nasisisang sa inyo. Bakit gagawin niyo ni Jess, ha? Paalam mo kung totoo at ilahan mo kayo. Sina Jess at Sawal. Pareho silang anak ko. Sa ang mga nangyari kahit siya ang may gawa nun. Mukhang mas tuso pa siya kaysa sa akala natin. Nakakatakot. Nag-aalala ko. Sorry po. Anong balita sa kaso ni May? Inaalam namin ko ano ba talaga ang nangyari. Kapag may ebidensya na, sasabihin ko po kayo kaagad. Magre-report ako tungkol sa aksidente na may. Magre-report ka pala? Oo nga pala, Papa. Yung kasama ni May sa kotse, siguradong marami siyang galos sa katawan. Pupunta ako sa ospital para magtanong ng mga naging pasyente nila. Iisa-isahin ko na lahat. Sige, mabuti ba ka? Malala ang nangyari kay May kaya imposible hindi na sugatan ang kasama niya sa kotse. Sumama ka sa akin. Sige po, Papa. Jessa, baka dito ako umuwi mamaya. Mayroon na iliyatan yung dami. Ganun ba? Konti lang ang inumin mo, mainit ka. Sige. Bye-bye. Sabi sa akin ha, nilipat ka ng bahay. Dito po kasi ako kumbag dati, kaya dito lang din po ako. Sobrang na-miss ko na po, sinapag-Carla. Talaga po, tita. Miss na po kami. Miss ka na rin po namin. Siyempre naman, parang pamilya na natin si Tita Sawal. Tita, dito ka na lang sa amin. Huwag ka na magpapakasal. Ganun ba, Carla? Wala ko, parang hindi lang basta pamilya ang trato nila sa'yo. Parang ka ginagawang reyna. Ano? Gutom na ba kayo? Gusto nang bumili ako ng kamote? Tita, meron akong alam na pwedeng mabili ng sobrang sarap na kamote. Doon po tayo. O sige, tara na. Wow, mukhang masarap. Alam niyo po, the best po talagang lutong kamote ni Lolo. Oo nga pala, bigla akong naalala. Nagbibenta po kayo ng kamote dati, di ba? Ano sinabi niyo? Kayo talaga. Bagay po ang kamote at kimchi. Hintay mo ako, no? Di ba? Ano mo hintay kita dyan? Mali ang iniisip mo, Jeremy ka. Ito, may kimchi po sa ref, di ba? Pupunin ko po. Buti na lang po. Usiyahin pa rin si Tito Sawal. Napakabait po ni Tito Sawal. Kaya bakit inaaway po siya? Masyado pa kayong bata para doon. Sabali. Bakit gustong-gusto niyo si Tito Sawal niyo? Hindi niyo naman siya totoo ang tita, di ba?
Sorry po kung sasabihin ko po ito sa inyo. Pero ayaw po namin siya na pang-asawa ni Tito Paolo. Ako rin po. Gusto ko po si Tito Paolo. Pero ayaw ko sa asawa niya. Nakakatakot siya. Naku, hindi ko alam na ganun pala. Tito. Eto po. May pupuntahan na po ako. Kayo na pong bahala, kina Carla at Carla. Oh, sige. Itatanong ko lang, meron bang humingi ng medical record ko? Alam mo namang, hindi mo yun pwede ipakita, di ba? Oo, nakalagay sa batas namin na hindi yun pwede ibigay sa iba. Okay. Pwede niyo pong burahin yun? Kung pwede niyong gawin yun, pakibura na. Gano'ng katagal na kasi yung CCTV footage sa emergency room? May gusto lang akong i-check. Pwede ka bang tingnan yun ngayon? Talaga ba? Sangkot si Jesse sa pagkamatay ni May. Kung totoo yun, hindi ko siya mapapatawad. Jesse, kung ikaw talaga ang kriminal, huwag ka magpapahuli. Natatakot ako kasi hindi ko alam kung anong magagawa ko sa'yo. Tinatago yun ni Nelson. Yan ang files ng corruption chairman ko. Tinuha ko yan sa kanya. Salamat, Lisa. Kung gusto mo, bakit hindi ka nalang dito lumipat? Hindi ako palagay na iwan ka sa bahay ngayon. Hindi na po. May iba po akong paraan para magunyag at mahuli si Jessa. Pero hanggat hindi pa, hindi ko muna ipapaalam sa iba kung anong ginagawa ko sa ngayon. Gusto ko magiganti. Parurusahan ko sila Jessa at Nelson. Ganun ba? Sige. Kung yun ang plano mo, pwes hindi kita pipigilan doon. Ipinapangako ko, tutulungan kita. Nandito ako sa harap ng bahay niyo. Magkita po tayo. Isa, nasa labas si Sawol. Gusto mo ba siya makita? Kapag malaman niyang buhay ka, sobrang matutuwa siya. Huwag na po. Saka na lang, titiisin ko po. Huwag na muna sa ngayon. Sawol, kumusta? Malami, doon tayo sa loob. Huwag na po. Dito na lang. Hindi ako papasok sa bahay ng iba. Anong bahay ng iba? Simula ngayon, bahay mo na ito, Sawol. Wala pa rin kayong tigil sa katatawag sa akin. Parang hindi niya naman alam kung ano bang nararamdaman ko. Pinuntahan ko kayo. Para mas maging malinaw sa inyo. Tandaan niyo, wala akong balak na maging anak ninyo. Kaya kung pwede, mamuhay kayo ng parang wala ako. Isipin nyo na lang. Hindi ako ang anak niya. Yun lang ang gusto ko sabihin sa inyo. Alam kong nahihirapan ka na tanggapin. Kaya na, dapat mas maging malakas ka pa dyan. Bukas, inauguration ko na bilang chairman ng Bogey Group. Kahit anong mangyari, dapat umatend ka sa inauguration. Hindi po ako pupunta ron. At hindi niyo ako mapipili. Decision. Akala mo ba papayag akong tumira ang anak mo sa bahay ko? Ah.
kilo para dito yung lamig yan. Jeremy, isasabihin siya sa'yo sa huling pag-aaral. Kaya naman, sumama ka sa'yo. Nasama po ako, Miguel ka. Nagihirap pa. Hindi lang ba talaga ang alam ng gawin? Sasaktan mo niyang anak ko? Kung ganito ang gagawin mo, wala na akong ibang choice. Tingnan natin kung pupunta ang mama mo, nililigtas ka. Hindi niya pa ba siya kilala? Imposible pumunta siya dito ngayon. Tumahimik ka dyan. This is Jim. Ikaw, ang mamamatay. At ako, maliligtas at mabubuhay. Chairman! Thank you.
isa si Heather sinabday si Shin. Nakuha ko yung file sa CCTV sa kumpanya at museum. Nandiyan na lahat. Okay. Buti na lang. At nandito ka. Sapat na to. Tumawag ka ba ng reporters? Tinawagan ko na sila. Sa Borgin Group dahil yun sa hindi ko nagawang pigilan ng asawa ko. Pero simula ngayon, hindi na uli magkakaroon ng ganitong klase ng issue. At syempre, yung mga gustong bumalik sa akin, pangako ko sa inyo na magiging maayos din naman ang lahat. Okay? Sige, Secretary Cho. Siyang ibang tao para makapanloko. Kaya lang, minahong kayo. Ito na. Hoy, Miguel Cal! Bakit niyo binibigay ito? Nandito lahat ng katibayan ng korupsyon niyo at mga mali niyo nagawa. Inaamin niyo na ba mga kasalanan niyo? At gusto niyo na itama kayo ng lahat? Thank you.
simulan na natin ang inauguration ng bagong chair. Tawagin natin si Daisy Sheng, ang chairman ng Boging Group. Hoy! Haha, kalukuhan yan. At bakit naman pupunta dito si Daisy Sheng? Kung ganun, niligtas mo si Sawol? Bigyan pa. Hindi mauribres sa akin ang mga ganitong pakanamo. Magandang araw sa pamilya ko sa Bogium Group. At ngayon, nandito ako at nakatayo sa harapan ninyong lahat bilang bagong chairman ng Bogium Group. Pangako, pagsisikapan ko talaga na maibalik ang tiwala ng mga tao sa proyekto natin. Kaya naman, ilalantad ko ang katiwalian na ginawa ng dating chairman. Ilalabas ko ang totoo. Itataguyod ko ang tinayo ni Papa. Hindi ko hahayaang madumisang pauli ang kumpanya. Gagawin ko itong maunlad at progresivo. Magiging revolutionary enterprise ito. Kaya naman, ako si J.C. Shen, sumusimba sa harapan ninyo na hindi ko uunahin ang sarili kong kapakanan. Pangungunahan ko ang Bogium Group ng may katapatan. Bukod doon, pagiging pantay-pantay ang tingin ko sa lahat. Gagawin ko ang buong makakaya ko para sa kumpanya.